Ayan, magandang buhay mga ka-Whitey, mga ka-Reds. Welcome ulit dito sa kusina ni Ate Red. Ayan, magluto tayo ngayong araw na to ng ating lunch. Tinolang manok. Ayan. Ito ang ating half kilo, 500 grams chicken. Ang ating dahon ng sili, sayote, siyempre. Ating luya, bawang, sibuyas, siyempre ang ating laging pampalasa, ang ating magic sarap. Maggie magic sarap. Sa mas malasang pagkain at lutuin. Ayan. At siyempre, dahil tayo Ilocano, tayo maglalagay ng bagoong. Ayan, ang sekreto na may mga Ilocano, bagoong. Ayan, so yan ang ating mga ingredients guys. Ipiprepare na natin. At mamaya tayo ay pagluluto na. Ayan. So, prepare natin ang ating sayo, okay? Balatan natin. Ayan, balatan natin ang sayote. At ihanda natin. Sa lahat ng ayaw ko, magbalat ng sayote guys. Pero may turo sila sa akin, sekreto ng pagbabalat ng sayote para hindi daw magtuklat yung skin sa palat. Ayan. So, ganito daw yun guys. Pagka magbabalat ka ng sayote, ayan, tatanggalin mo yung ulo niya, yung dun sa may pitasan. Tapos, ikutin mo ng ganon, ikutin hanggang lumabas yung dagta. Ayan, ang dami pong dagta niyan pagka pinagpatuloy mo. Then, yun, saka mo balatan. Hindi daw magbabalat yung skin sa palat. Ayan. So, pagpatuloy natin, pagbabalat na ating sayote. Ayan. So, sa mga hindi pa po nakaka-subscribe sa aking channel, kung kayo bago pa sa aking channel, mag-subscribe. At hit ang bell button para ma-notify kayo sa aking mga susunod na videos. Hindi lang po pagluluto ang aking mga contents dahil mixed content po ang aking nilalagay sa aking YouTube channel. Maraming salamat! Ayan. Hahatiin ko muna ang sayote, then hugasan natin. Pero yung ibang gumagamit ng sayote, tinatanggal nila yung buto kapag yung matiyas na, yung magulang. Pero ako guys, mas gusto ko yung magulang ng sayote. Kasi yung buto nun, masarap, malinamnam siya. So, tatanggalin lang yung pinaka balat ng buto. And then, yung buto, hindi ko siya ihiwalay. Ilalagay ko pa rin siya sa lutuin. Yan, hugasan muna natin guys ang ating gulay. Tapos, i-prepare na natin ang ating mga pangisa. Yan. Babalatan natin ang ating luya, ang pinaka-importanting ingredient sa ating tinolang manok. Yan, ang luya. Dahil ito ang nagbibigay ng kakaibang lasa at nagtatanggal din ng langsa dun sa manok. Eh napaka-importante ng luya guys sa ating tinola sa mga lutuing isda. Ayan. Tapos ang ginagawa ko sa luya, hinihiwa ko siya ng manipis kasi kinakain ko yung luya na yan pagka naluto na, inuulam ko pati yung luya kasi masarap. Ating bawang, pipit-pitin. Ayan, pinipit ang bawang pagka diin-diin. Dagdag sa bango ng ating lutuin. Tatlo ang nilagay ko guys kasi maliliit yung aming sibuyas. Kaya nilagyan ko ng tatlo. Ayan. Tatapos na. Tapos hihiwain natin ang sibuyas. Paghiwa ko ng sibuyas guys ay may kanya-kanyang may kanya-kanyang estilo na gaya ko sa mga Chinese. Pagka panggisa, ayan, ganyan pa diretso yung ano ko. Pero, kumbaga patayo yung hiwa.
Pero pagka pang sangag sa kanin ay pahalang. Ayan. Nakuha ko lang yun sa mga, ano, sa mga Chinese. Sabi nila iba daw ang lasa. Malay natin yung totoo. Then, slice na natin ang ating sayote. Ang ating sayote. Ayan. Huwag masyadong malalaki para hindi may gaano matagal ang luto. Mahal ang gas ngayon, guys. Kaya huwag na nating lakihan. Kakagatin din naman natin yan. Ayan. So, ready na natin ang ating mga ingredients. Para, ayan, tignan nyo, maliliit lang. Maninipis lang yung iwa ko kasi mahirap yun. Ano, madali namang lutuin yung manok. Kaya, maninipis lang yung sayote natin para hindi matagal yung pagpapakulo. Mukhang masyadong marami yung ating sayote pero nilagay ko na lahat. Handa na natin at tara na. Ay magluluto na. Lagyan natin ng mantika. Ang ginagamit kong mantika, guys, ay olive oil. At pagka ko yung nagigisa, inuuna ko talaga yung luya. Ayan. Luya, talagang pinapabrown ko siya para lumabas yung aroma. Yung amoy ng luya, yung katas niya. Ay halo mismo sa mantikang panggisa para mas makuha yung lasa niya at matanggal yung langsa ng manok mamaya. Ayan. So yan, malapit na. Lagyan na natin ang sibuyas. Ayan. Yung napapansin nyo guys, sinuuna ko yung mga yan kaysa sa bawang. Ayan. Ayan na yung bawang. Kasi ang bawang hindi pwedeng nasusunog pag nagigisa. Ayan. Malapit na ang mag-isa at ilagay na natin ang manok. Ayan. Ayan. Medyo hayaan natin mag-isa ng kaunti. Hanggang sa medyo dumikit-dikit sa ating kawali. And then kung gisang-gisa na guys, ayan, pwede na natin siyang lagyan ng bagoong, isang kutsarang bagoong. Ayan, ang sikreto ng Ilocano tinola. Tapos gigisahin natin. Ayan. Tapos ay tatakpan na natin yan para sa pagkakatas ng karne ng manok. Dahil ang karne ng manok ay sadyang nagtutubig siya. Kaya kailangan nating takpan para lumabas yung mga tubig niya habang tayo ay nag-iisa ng ganyan. Ayan. Tatakpan na natin at hintay natin na mag-isa ng kaunti. At syempre habang naghihintay tayo, ayan, tignan natin kung medyo nagpapawis siya o natutuyuan. Kaya magandang transparent yung takip natin para nakikita natin kung natutuyuan na siya, guys. At may panandali ang paghahalo niya. Kailangan natin haluin pagka medyo natutuyan na siya. Natutuyan na. Babalik na rin natin yung karne. Ayan. Para maging brown-brown ang bawat sides ng karne. Ayan. So, muli takpan natin. Ayan. So, ang apoy niyan guys, nakapool na ano yan ha. Nakapool ang apoy. Pag nagigisa ako. So, ayan, habang tayo naghihintay, medyo kanta-kanta muna kayo dyan, guys. Ayan, medyo dumidikit na siya sa ating kawali, kaya malapit na natin lagyan niya ng tubig. Pero mamaya pa, isang ano pa, takip. Ayan. Siguro marami na kayong nakanta dyan, guys, habang naghihintay tayo. Kanta-kanta muna kayo dyan, guys. O kaya, pwede kayong mag-booty channel dyan. Pwede kayong magkikitan dyan habang nanonood ng aking premiere, ng aking pagluluto. Tulad ng sinabi ko kanina guys, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aking channel, ayan, mag-subscribe na kayo. Ayan, nilagyan na natin ng sabaw dahil nag-brown na yung skin ng ating chicken. So ayan, nilagyan natin ng sabaw na sapat para matakpan yung karne. So ayan, nilagyan na
natin ng asin. At tatanda natin guys na nilagyan ko yan kanina ng pagbuong. Kaya yung asin, hindi natin gaanong dadalihan. Konti lang. Ayan. So, antayin natin na kumulo. Ayan. Kumukulo na ang ating chicken. Nilagyan na natin ang sayote. At bago natin takpan guys, ay ilagay na rin natin ang ating pampalasa. Ang ating magic sarap ay ilalagay na natin. Ayan. Ayan. Lagay natin. Binuhos ko yung lahat. Yung isang pakete. Ayan. At takpan natin muli. At aantay na natin lumambot ang sayote. Ayan. Dahil matagal na natin pinakuluan, ayun, titikman na natin yung sabaw. Kung okay na yung lasa. Pero pinatitikim ko po sa iba dahil ako hindi ako nagtitikim ng niluluto ko guys. Amoy pa lang alam ko na kung maalat o hindi. Ayan. Yun ang sekreto ko sa pagluluto. Hindi ko tinitikman talaga. Ayan, so pinalalambot na lang natin yung sayote. Yung sayote ay pinalalambot natin ang sayote. Ayan, tingnan natin kung hanggang saan ang katigasan ng sayote. Sayote. Tayo naghihintay. Ayan, pwede tayo magmarites dyan. Ayan, tignan na natin kung okay na. Malambot na ba yung sayote? Ayan, mukhang matigas-tigas pa yung sayote. Ayan, takpan natin muli. At isang kulo pa, isang kulo. Isa, dalawa, tatlo. Ayan. Apat, lima, anim. Ayan, hindi lang tayo guys. Ayan, malapit na. Malapit nang lumambot ang sayote. Konting himas lang din. Ayan. Konting kulo. Ayan. Ngayon ay titignan na natin kung malambot na yung sayote. Ayan. So dahil malambot na, nilagay na natin ang dahon ng sili. Ayan. Ayan guys. Ganda na ng pagkakaberde ng dahon ng sili. So ayan. Ito na ang ating tinolang manok ng Ilocano. Sandok na tayo guys para makakain na. Kuha na kami ng kanin. Ayan, kuha ninyo na yung kanin ninyo at yung unang makakakuha ng kanyang kanin ay siya ang bibigyan ko una nitong aking sinasandok. Ayan, unang serve para sa inyong lahat. Ayan, tikman nyo na ang tinola ng Ilocano. Ayan, tinolang may bagoong. Okay, ayan na guys. Maraming salamat.